Alright, i-review na naman natin yung proper positioning ni nanay. So pag nandito siya sa ano, naka-lay down, supine, napatihaya, itong kamay na to dapat lagi nakataas. Okay, so lalagyan lang ang pillow pag ganito. Tapos pag yung tingin niya na talagang relax na relax siya, another princess. Kunwari tingin niya magtatagal na matutulog lang siya ng ganyan, maganda na lagyan din ang pillow under the bed para hindi magkaroon ng pressure dito sa heels. Tapos every hour, maganda na nag-change yung position niya. So pag ita-turn na siya papunta, usually dalawang tao, pero kung isang tao kayong kaya lang yan, kunwari ikaw lang mag-isa, Elena, sila mag-isa, eh gusto mo na siyang i-turn dito. Nagawa ng pillow dito sa side, tapos i-pull mo ito, crush it, mag-isa ka na lang, tapos ilagay mo ang pillow dyan. So nakaready na yung pillow mo, na-turn mo na siya, mag-isa ka lang. Ganun. Diba nga eh? May naman, kung ita-turn siya sa kabila, mas madali kasi nakakagalaw yung ano mo eh, yung isang kamay mo. Diba? Tingnan na, mag-turn ka lang sa kabila. Hawak mo yung rail, dyan. Bayaan mo siyang mag-hawak. Tapos, laging ang pillow is under dito sa draw sheet. Kasi pag nilagay dito yung pillow, tapos napaihin, nag-leak, mababasa pati yung pillow. Mas maganda na laging under yun siya. Hindi na, tapos na. Ayan. Tapos, kunwari eh, let's presume na masyado na siyang mababa. Di ba yung ginawa natin kanina ng dalawang tao? Pero sa kanya, pag awake siya, kaya-kaya niyan, umakit din pataas. So, hawa ko muna ito. Yung as much possible, actually kung siya i-guide, sasabihin mo sa kanya na, hawakan mo ito na eh. Kasi mas siya yung gumagawa, mas nagpa-facilitate yung return ng sprang. So, Hanay, i-bend mo itong knee mo sa kahit ang kabila. Ayan. Sige, hawakan mo lang dyan. Hawakan lang dyan. Hawakan lang dyan. Umakil ka ng pataas. Sige, isipa. Isipa pataas. Ayan. Kaya na dyan. So, kahit isang tao, makakaya i-change yung position. Tapos, ipapakita natin ulit kung paano siya ilagay dito sa bed side commode. So, ang gagawin natin is purpose shoving na mula sa position na yan, dadalhin natin siya dun sa shower room para maliligo. Sige na, bitaw mo yung kamay mo dyan. Bitaw na, bitaw na. So, itataas muna ulit natin yung head ng bed. So, yung right ay nasa ano. Yung right ang nagko-control dun sa head. Tapos, yung left ang nagko-control sa bed. Di ba yung sabi natin dati, 5 minutes muna na ilagay siya sa ganyan. Para ma-check yung blood pressure. So pag na-maximum niya na ganyan, so after 5 minutes, checkin yung blood pressure, pag nasa normal yung parameter, ang next move is, pa-point na siya dito. Sige, lalang ko din muna muna. I-stop muna. And ang 5 minutes, ang next is, ilalagay natin siya dito sa bedside commode for transfer. Pero dahil ang goal natin, mag-shower siya doon. So, aalisin natin itong foam para hindi mabasa. Tapos, make sure na nakalock itong ano, itong wheel dun sa likod. Tapos, ito yung rail para bumaba ng clip dito. Tapos, dapat nakaready na on-hand itong belt at saka itong shoulder. Sling, especially kung nag-iisa. Nay, pupunta tayo dito, di ba? So, i-move mo na itong ano mo. I-move mo itong legs mo, pupunta dito. Yan. Pag-uwi mo siya as much as possible. Yan. Sige, usad lang. Okay niyo, usad pa ng konti ito. Usad pa ng konti. Tapos, ang hawak ng kaliwang kamay dito. So, ang kanang kamay niya nakahawak sa kaliwang kamay, yung right hand mo naman ay dito sa shoulder. Ito, simple lang. Tapos ito, para ma-protect, ilagay na natin ito sa under ng cloth mo. Sige, asad dito. Asad. Sige, asad lang. Kung may time na nahihirapan na siyang umusod, pwedeng gamitin itong draw sheet. Itong draw sheet. Pwede mong ganito, hen.
Oh, hindi ko na pala nakalit. Ang dahan, nawala na. Dito na lang. Ayan. Upo mo na. Upo na ito, Wed. Tapos hawa ka lang dito. Yan lang. Hawa mo dyan, ha? Okay ka lang ba? Taas mo nga itong leg. Ayan, tataas na. Ang kabila. Ayan. Pag hindi mataas yung leg pareho, ibig sabihin, hindi safe na magpunta sa wheelchair. O dito. Ilagyan na natin itong ano, itong sling. Pag usually, pag awake siya, kayang-kayang mag-isa. Pero pag kagigising lang, medyo mahirap ilagay nung nag-iisa. So, ang mangyayari dyan, dahil dalawa na lang kayo for the first time, yung isa, nakahawak sa kanya, yung isang tagalagay nito. So, dito ka, Elena, hawakan mo lang siya. So, si Elena maglalagay ngayon itong sling, hawak mo lang siya. Kasi yung for the first, I think for the first month talagang day pa yung dalawa yung dalawa. And then, after a while, masasanay na yung isa, pwedeng pa isa-isa naman siguro. Pag yung mga time na... Make sure ito yung nasa dulo, nasa elbow niya. Tapos hanggang na mataas. Yan, mataas. Tapos isabit pa doon. Tapos bumili, meron nang dumating na yung gate belt niya. Mas ano ito, mas safe. Tumit lang, Nay. Tumit lang. Tumit lang upo. Pag may color, pwede nang wala yung ano. Gising ka lang, Nay, ha? Kasi ilalagay ka dito. Dito sa... Baba pa rin dito. Dapat mas mababa pa. Baba talaga na. Nasa may tiyan ba? Para may maalis. Sige pa. Yan. Tapos yan, higpitan. Yung teeth portion ang nandoon. Nagkamali ka lang din. Dali. Papasok muna doon para tumalad yung, para mag-lock. Yan, papasok siya dyan. Yan, yan. Papasok. Tapos lagyan na rin sa kapita. Ah, dito. Dyan. Take over muna ako para makita ninyo. So, isa sa inyo nandito, yung isa nandito natutulong sa angle na yan. So, ang gagawin natin is dito transfer natin siya dito. Sige na. Hawak sa shoulder ko. Kasi once lumayo na siya, kaya-kaya na niya eh. Oh, wala na akong masyadong assistance. Sige. Move yung foot mo. Sige, move lang. Move. Tapos pag ang goal talaga natin, ang sabi niya, madudumi siya, o kaya pupunta na pa sa shower, habang nakatayo, aalisin lang niya yung diaper. Pero hindi natin aalisin dahil hindi naman tayo sa shower talaga. Opo na. O, sad lang eh. O, sad lang. Yan doon lang. Yan. Anak ka na, di ba? Hindi ka man nahihilo, di ba? Hindi naman. So, pag sabi niya, dudumi siya, yan yung proper positioning. Pero dahil ang goal natin ngayon is dadalhin natin siya doon sa shower room, so aalisin na natin muna ito dahil mababasa. Tapos aalisin na rin natin itong, mamaya natin aalisin yung back pag nandun siya. Okay, so i-unlock na yun, ha? Okay, stop muna yun. Okay. Ang next na ipapakita natin, paano siya i-transfer mula dito sa bedside commode, papunta dun sa loob ng toilet para maka-shower.
So I think gagawin natin yung shower na to dahil medyo mahina pa, twice a month lang. Once every 2 weeks. By January siguro na baka lumakas na, pwede na once a week, pero as of now, siguro ang next, kasi kaliligo lang niya kahapon. So baka before or after Christmas na sa summer. So maganda na dapat na clear lahat ng mga nandoon. Tapos bago nyo siya i-transfer doon, i-make sure na naglagay na kayo ng mainit na tubig, nakaready na lahat. Kasi pag nandoon na siya, tapos yung mainit na tubig, baka mabantayan pa. Nakaready na lahat ng kailangan. Pati yung mga towel dapat nakaready na doon. So dapat nakaready yung tubig, nalagyan na ng mainit na tubig doon. Tapos yung tapo niya, talagyan ng mainit na tubig din, talagyan ng sabon. Para dire-diretso na ba? Okay. So dalawang tao dapat ang gagawin nito. Napaganda nakapaaparan dito yung madulas. So dahan-dahan na kailangan siya ba papatras dapat. Okay. So pagdating dito, yung isang patulong yun din, dito kahawak. So unti-unti na, bababa lang ito. So medyo nakahawak ka pa dito. Bababa. So pagdating na doon sa anggang na yan, so mag-take out na kayo. Take a deep breath, what do you think? Once I'm dito na, pero kung lahan-lahan na iba pa dito. Okay, alright, so ready na siya mag-shower. So, pagbalik naman, pag atas ng ulit, halos ganun yung motion. Na itas mo yung ano mo, yung legs mo. Itas mo yung legs mo. Itas. Itas. Yan. So, pabalik na ulit tayo na. Itas yung legs. So, is kung nandito ka lang na standby, kasi pag tinel, baka bigla siya mag-tel pa ganun eh. So, yung body mo is nakagin ganun eh. Sige, up. Up. Then, up. Tapos dito. Tapos pa, ikas mo. Tapos na tayo. Sige, nalang natapos pa dito.